Hello world, kumusta kayong lahat dyan? At welcome to another Raw Vlog. Nandito kami ngayon sa Road 331. Pupunta kami sa Pattaya. I-meet namin yung friend namin na medyo ilang weeks na din kami nang hindi nagkita. At timing na holiday namin ngayon at holiday din niya. So we decided na mag-meet up somewhere. So ngayon, magpunta kami sa isang restaurant na paborito namin mag-asawa at paborito din ng yung friend namin. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung place mamaya pagdating namin doon. Excited ka na ba doon sa a la campagne? Same old. It's just a chill place. Chill place before the vacation is over. Ang nagugustuhan ko talaga doon sa a la campagne is yung tea house nila kasi mayroon silang tea doon na ang lagayan ng tea nila ay isang parang tanduay na packet. So very interesting. Pero ang tea itself ay masarap naman. At pati yung mga pastries nila doon, yung especially yung ano yun there? Yung paborito ko talaga doon sa a la campagne, yung scones. Kaya so we're gonna eat scones today. Kaya pag plano kaming pumunta doon sa tea house ng a la campagne, ang ina-order ko talaga ay yung scones dahil yun talaga yung paborito ko doon. Kaya mamaya siguro tignan natin kung makapunta kami sa tea house or baka doon lang kami sa Thai house nila, which is also good dahil mapapakita ko sa inyo yung Thai cuisines nila na talagang legit na Thai cuisines. So I think Anne will go to the tea house and maybe Dan. Uh-huh. So we are going to the tea house maybe because she'd like to order the Levine rose tea like me. We have the same taste. So pupuntahan namin ay roommate ko for about 6 years sa boarding school. And until here, dito pa rin kami. Ta-da! Oops! Too bright. Welcome to Road 331 on the way to Pattaya. And we're cruising at the speed of 110. Huwag masyadong madali or else meron naman tayong speeding ticket. Kakabayad lang natin. Alright. Speaking of tickets, last week, nakareceive naman ako ng dalawang ticket. Kaya ngayon, nag-iingat na po ako ngayon sa speed ko dahil ayaw ko na magbayad. Ang mahal pa naman, 500 per ticket. So far, this year, 5 tickets na. Kaya, sana wala nang darating pang ticket dahil sayang naman yung 500. Isang linggo na yun na pagkain. Di Gino at ni Lina. Oo. Oh. May dalawa kaming pusa dyan sa bahay na parang mga tao din kumain ng sobrang mahal ang pinakain. Siguro mas mahal pa kayo sa amin. Welcome back. Kararating lang namin dito sa Alang Campagne. Ito yung place na sinasabi namin kanina sa inyo na paborito namin puntahan pag gusto namin kumain, gusto namin mag-chill, gusto namin mag-afternoon tea. So, ito yung place. Kita nyo naman. Maganda siya, di ba? So actually, yung December 10th anniversary wedding. Dito sana yung place namin na gusto. Diyan sana oh, yung open place, open space na dyan. Kasi maraming nag-celebrate ng wedding or anniversary or any kinds of events dito. Which is ang ganda ng setup nila, ang ganda ng pag-arrange nila yung place. Tsaka outdoor din. Gusto namin na outdoor yung anniversary namin. And unfortunately, hindi natuloy dahil, you know, budget-wise. Kasi nung unang pumunta namin, binigyan kami ng coat at tsaka gusto namin yun na coat. Then pag i-finalize na namin yung talaga yung event, sinabi niya ito na yung coat. So hindi namin makaya dahil sobrang mahal. At pero nakala kami na magandang place din na pwede kaming makaselebrate ng wedding namin. So all good pa rin. Pero ito yung place talagang maganda. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung coffee house nila.
yung sinasabi ko sa inyo na na tea na parang tanduway yung lagayan niya. Very interesting. So mamaya pakita ko sa inyo. So narinig niyo ba yung sound na dito ko sa labas ng coffee shop nila yung, pero my music. Yan, narinig niyo ba? So cool, yeah. Yun ang Thai restaurant nila na aircon, at dito yung sa kabila ay hindi aircon. Natikman ko na yung pagkain niya actually. Ang sobrang sarap. A little bit spicy kasi normal Thai food naman. Okay lang. Oo. Ngayon, maraming tao sa loob na pumapasok. Mostly mga Thai. Ang ala company ay tapat lang ng Sukhumvit Road. So, madali lang siyang hanapin. Dahil, dyan lang yun, no? Tita nyo naman, andyan lang yung Sukhumvit Road. Yan ang kawanan. Sa likod, nakita nyo na may nagbibinta ng fruits and vegetables kasi during weekend, meron silang market dito. Maraming tao, maraming nagbibinta nila mga kahit ano-ano, something. Ang alang kampanya, hindi lang coffee shop, hindi lang restaurant, kundi may barn din sila. Nandito ako sa loob na parang barn, pero hindi hayop ang binibinta, kundi mga home decor or mga damit or mga baso o mga antique stuff nandito sa loob ng barn. At saka meron din silang mini zoo dun sa loob. Kaya kung meron kayong family, mga bata, okay lang din sila dalhin dito dahil ma-enjoy-enjoy naman sila dun sa mga hayop na nandun. Tingnan ko lang kung makapunta kami dun mamaya dun sa mini zoo nila. Kasi sobrang init ngayon at hindi ako sanay sa init at dali akong maluya. Ewan ko kung anong Tagalog sa maluya, pero ang bilis kong maluya. That's okay. Ang ala kampanye ay surrounded with lots of trees. So, dito ako sa likod ng ala kampanye at mayroon silang mini farm doon. Yung nakikita mo dyan ang area na yan, ang part na yan. Yan ay mini farm nila. Kanina, sinabi ko sa inyo na mayroon silang mini zoo dito. Mini zoo dito. Sa harap ko doon, andiyan niya ang mini zoo. So, yan. Yan ang mini zoo nila. May dalawang horses. Saka doon naman sa kabila, may mga chicken na may mga bata doon ngayon na nag-feed doon. So, kung meron kayong family talaga, mag-enjoy din sila after kumain nyo, after ng coffee nyo, pwede kayong dumiritso dito sa likod at mag-enjoy sa mga animals na available dito sa kanila. Ayan, katapat ko na yung isang horse, black horse. Hindi ako magpapalapit doon dahil baka sipain ako. Sobrang laki pa naman. Parang overfeed yata ito. Mataba. Pero parang hindi to siya na normal na horse na makikita natin. Parang nasa ibang country to galing yata eh. At yun doon dyan, oh. Nakasama natin yung mga kaibigan natin na mga chicken. Sorry mga manok, wala akong pagkain na may bigay sa inyo, ha? Next time na lang uli. Baka makabili tayo ng pagkain. Pasok mo dito sa Lakapanye, sa coffee shop nila. So yung makikita mo kagad, yung bar nila. Yan. Ganda ng bar nila. Saka mayroong mga hats and stuff. Ganda sila magandang chandelier sa taas.
dyan na sa loob, maraming doon, yun ang mga table nila doon sa loob. Maganda. Yeah, maganda dito. Kaya magulo na namin dito dahil medyo elegant, medyo quiet. Tingnan natin kung ano nang ma-order natin. Dahil... Ayan. Anong... Ngayon gusto mo yung... Anong gusto mo order yun? Lampin rice. Nine day. Detox? Detox? Ikaw na bahala sa order ko, ha? Hot tea ka lang. Dahil busy ako sa vlog ngayon eh. Gusto ka milk tea? Milk tea, okay. Nine milk tea. And milk tea and scone for me, okay? Oh, grabe. Milk tea and scone. Okay. Black tea, chocolate, chatty latte, buy 3 ka, 1 daw free. So ano nang order niyo? Kanong pan. Ayan na yung sinasabi namin, imi-meet namin na friend si Sister Anis. Carrot cake. And daming order rin ah. Buy 3 get 1 free. Oh wow, amazing. So perfect dahil apat tayo. Grabe. Ang bilis magpatagbo ng pilot ko ngayon. Parang na-hype yata ito sa ininom niya na tea. At maraming ginain din ito. Kaya siguro ito ang nangyayari at sobrang bilis magpatagbo. Kaya kung mahilig kayo sa afternoon tea or Thai cuisine, try a la compagnie dahil marami silang magagandang staff doon. Kaya gusto namin na ni Michelle at saka ni Anis, pag meron kaming time at gusto talagang mag afternoon tea na madalian lang, hindi nung pumupunta pa ng Bangkok. So yeah, I hope nga nag-enjoy kayo sa vlog na ito. Thank you for watching. If you like this video, please share it. And if you are new to this channel, please don't forget to subscribe. See you in a bit. Bye for now.